one to sawa eh. One to sawa sa puset. Isang araw lang naman tayo hindi magre-reduce eh. Yummy ang puset na ginawa ni Ate Rose. Hey, hey. Ano, lalaki. Malalaki pang puset. Magatawa talaga. Ilalagay yung puset. Ito guys, adobong puset. Pero ano yung nauna te? Paboy muna, pampasarap. Ayan, baboy daw muna bago ang puset. Uy, pwede pala yun. Oo. Baboy, baboy muna, tas puset. Oo. Ah, ganun. Para yan ang pampasarap. Ah, akala ko puro puset lang. Ayan, ganyan po magluto si Ate Rose. Unahin daw yung baboy bago ang puset. Kaya yummy yummy, kakaibang lasa niyan. Sarap. Oh, yan. Wala din condiments siya. Oh, walang condiments. Yan. Ano, hinahalo niya sa pusit. Adubong pusit. Adubong baboy, adubong pusit na din. Wala pa yung pusit dyan, guys. Wala pa. Ito to. Ilalagay pa. Nila, pinapalambot ko pa yung baboy. Ayan, pinalambot pa lang yung baboy. Yun, views. Kaya yan. Kaya yummy yan. Ayan guys, nalunod na yung puset. Mukhang ang sarap pa. Ano yung itim-itim sa gilid? Ay, sibuyas. Kala ko may paminta. Mas paminta. Pamintang durog. Ito bilang lang to ah. Kay Marian, kay Bina, kay Marlene, akin. Tigisa talaga. Kay Alma, kay Bing, kay Judy. Ayan, yung mga bisita wala na. Pito lang talaga to. Tigisa lang talaga yung ano. Pagka may dumating na bisitang hindi natin kabilang dito, kalahati na lang kakainin mo, Marian. Binibilin ko lang ah. Kay Bina, paalam din niya. Pag may dumating na hindi kabilang dito, hahatian niyo yan. Ate Bina, pag may dumating na, klase na sa'yo. Bina! Halika! Sabi ko kasi itong pusit na to, bilang lang, pitong peraso lang. Ay, eksakto. Eksakto sa ating tigitigisa. Tayo. Ngayon, pag may dumating na hindi kabilang, hahatian nyo sila. Ha? Hindi ako makain ng pusit. Ay, tama-tama. Ay, sabaw lang pusit. Ay, sabaw lang sa'yo. Hindi ako makain ng pusit. Weh. Madali lang tumaluto, Bina, eh, sarap no? Sarap nga, eh. Madali lang yan. Kasi pagka sobrahan ito, alam ko matigas, mas lalong tumitigas sa pagka luto-luto, eh, no? Masarap na yung mati. Kaya masarap yung adobo tuyo. Yung iba, ang adobo nila may sabaw. Ay, ayoko na may sabaw. Iba yung adobo niya kasi may yan. Saka sinubang ko siya ng baboy yun. Nilalagyan niya ng baboy. Hindi na ako sinisikmura, kakain ako sa sinisikmura. Bakit? Masakit lang ko. Kumain ka kahit yung baboy nito, adobo. O, baboy naman din yan eh. O, yan o. May naalo naman din si Ate Rosa. Hindi mo ba alam, Marian? Request ni Paka. Request ni Madam Len. Ikaw, anong request mo, Bina? Ay, ano? Ano yung request mo daw? Ako? Hindi, ikaw. Kahit ano lang. Kahit ano lang. Kala ko sabihin mo, buko salad. Meron tayo niyan! Yes! May nagbuko ka din? Oo, buko salad. Dali. Siyempre. Bilang titi ka. Kung ano yung taba nung ito ka, guys, ito. Kinuha ko lang yung munti. Taba nito. Yung taba lang, pinamprito mo. Yung taba lang. Ito, kaya walang taba ito, puro laman na siya kasi kinuha ko na yung taba. Yung katas niyan, yun yung pinapaprito mo. Pinakatas kong mantika. Hindi kasi ba, mantika talaga, tapos may taba pa. Mantika ganito, tapos may taba, taba pa. Eh, ano, diba? Kaya pag may taba ito, alisin mo na yun na ipamantika mo. Oo, ang dami pa naman, lalo na pag nagkatas yan. Ay, diba, pinato yung adobo mo yung pusit. Thank you.
nagdibusi si Madam Rosa. Mmm, yummy. Ay, yummy. Sarap naman yan. Mmm, diba? Yummy. Walang ingredients yan. O, diba? Sinayawan lang po yan ni Ate Rose. Pupusin ni Ma. Ano tayo? Hindi ka kasi nagsasabaw ko. Kaya yung lasa talaga niya. Oo. Medyo talagang sarap. Kahit hindi lagay ng konti. Kasi ano, puro hindi yung, doon ka nag-ano pag may sabaw eh. Oo. Nagtalo-talo. Doon nawawala ng lasa. Lalo na ano, hindi ka naglalagay ng condiments. Kaya ano, eh yan, masarap na kahit hindi ka maglagay ng condiments kasi ano naman yung mantika, hindi nga ako gumagamit ng mantika eh. Taba ng baboy. Gulay tayo! Pinapakulok-kulok pa mong konti.